One year ago, nakapagkabit tayo ng oil cooler sa ating motor na Yamaha SJ. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung ano ba ang mga naging advantage at saka disadvantage according sa aking mga experience. At ituturo ko rin sa inyo kung paano ikabit ito, kung saan ito nabili, kung paano, kung ilang litro ang langis na kailangan, kung paano ikabit ang mga bolts, ang mga tornilyo, at kung paano ito gumagana. At kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, please naman, baka naman makikipindot ang subscribe and ang ating bell button. So yun guys, makikisubscribe na lang sa ating YouTube channel. Salamat, sana ay matuto kayo sa videong ito. Isa sa pinakamaraming tanong sa aking YouTube channel is kung saan ko daw nakuha or nabili ang item na ito, ang oil cooler. So nabili ko ito kay Sir Lyric Bench. So Junior, yun ang name niya sa Facebook, and meron din siyang page sa Facebook na nagkakapangalang Hydraulic Clutch and Oil Cooler Conversion. So sa mga hindi pa nakakaalam, search nyo lang itong nakikita nyong picture doon sa ating Facebook application. So makikita at lalabas na dyan ang mga gawa at ang mga pyesa na gusto nyong bilhin sa pagkakabit ng ating oil cooler sa ating mga motor. So bago ko ituro sa inyo ang pagkakabit at ang mga parts nito, aalamin muna natin kung ano ba at paano ba gumagana at ano ba purpose ng ating oil cooler. So according kay Google, an oil cooler is a mechanical device that is used to remove surplus heat from internal combustion engines through a heat exchanger. The device is used for cooling various mechanical parts using oil. These parts include engine, transmission system, and etc. So sa madaling salita at base na rin kay Google, ang oil cooler is nagpapalamig talaga ng ating makina. Although, oo, sinabi siyang oil cooler, pero oo, totoo, lumalamig talaga yung ating makina sa pamamagitan ng pagpapalamig ng ating mga langis. Ang langis ang dumadaloy sa ating makina na parang sa katawan tao is ito ang kanyang dugo. So, kailangan manatili ang temperature o malamig ang ating langis para maiwasan ang overheat ng ating makina. And yun yung purpose ng oil cooler natin, para iwas sabog kung kargado. And ang isa pa, kung mga long ride is hindi masyado nag-e-evaporate yung langis dahil nga ng oil cooler, dahil nakakaikot siya dun sa oil cooler and lumalamig yung langis natin papunta sa engine and dun gumagana. And yun yung advantage ng ating oil cooler. So sisimulan natin dun sa ating oil cap. Kung ano yung nakikita nyo sa picture is yan din yung makukuha nyo kapag bumili kayo kay Sir Lyric Bench dun sa hydraulic clutch. Tama, yung mismong nasa picture na yan, dyan dumadaan at lumalabas ang langis. Dalawa yan, kakabitan. Yung second part natin ay yung hose. Dito sa may parting baba, makikita nyo yung hose, kakabit yan papunta doon sa ating oil cooler panel. So yun yung panel. So idudugtong natin yung hose papunta doon sa panel, and yung isang hose papunta din doon sa cup. So mamaya ituturo ko sa inyo at kung paano ito gumagana. So I suggest nga pala na pag kasi sa Shopee kayo bumili is baka magkabali kayo ng pagpili ng pyesa at saka pagpili ng ibang parts at mahirapan kayo sa modification. So I suggest kung kay Sir Lyric Bench and sa hydraulic clutch kayo bibili is yun na mismo yung pyesa. Kung ano yung naikabit ko dito is yun na rin yung actual na makukuha nyo. Sa madaling salita is wala na kayong babaguhin, ikakabit nyo na lang plug and play, and wala masyadong isipin o wala masyadong problema sa pagkakabit. So yung unang step, sesettle natin na maganda yung ating oil cooler panel para
Doon sa matibay and sa bandang part sa may unahan ng chassis ng motor natin, para doon sa ganun is sagap na sagap niya yung hangin o yung lamig ng hangin para lumamig ang ating langis. Sunod is hihigpitan natin yung mga tornilyo, at saka pagkatapos nun, pag nahigpitan natin yung mga tornilyo, is ikakabit na natin yung hose. So madali lang, may guidance sa Lyric Bench, sobrang dali lang ikabit nun. And pag makikita nyo naman sa picture, is sobrang dali lang nitong gayahin. Pagkakabit ng panel, yung mga tornilyo, and yung sunod ay yung hose. Pagkatapos ng hose, ay kukonnect na natin ito doon sa ating oil cap. Yung oil cap is yun yung ano, yun yung may oil filter, yung pinakang cap ng oil filter. So according kay Sir Lyric Bench, mag-add lang tayo ng 100 ml kada change oil. So pag nag-add tayo ng 100 ml, magiging 1.1 ml ang ating langis na ilalagay. Bale, 1 litro at 100 ml ang malalagay sa ating makina. Ngayon meron na tayong oil cooler. So ang nakikita nyong video ngayon ay ito yung last year pa nung kabaguhan pa ng ating oil cooler. So ngayon is, yan is nung part na yan, is nahigpitan na yung mga tornilyo and okay na. And ready to ride na. Yung totoo, approved po yan. Wala yung leak, wala yung kahit ano na tumatagas na langis. Kahit bombahin, kahit isagad yung throttle, wala po. Okay na okay po yung pagkakakabit niya. So thank you kay Sir Lyric Bench. Talagang sobrang approved ng pagkakagawa ng mga pyesa. And sobrang dali lang talagang ikabit. Basta may guidelines and syempre, basta may idea ka about sa oil cooler. So ito na ang present day, ngayon ay July 27. So ngayon ako nagba-vlog, nag-start mag-vlog. Ito na yung ngayon, yung present day. Sobrang dami ko ng nabagong pyesa. Nagsimula yun sa motorcycle beak, na sobrang dami din na views sa YouTube. So muna dun is yung visor. Hindi ko pa siya nabablog. And yung ano, side mirror and visor siya ng NMAX, saka yung mismong bracket ng NMAX, pinilit ko, pinagkasya ko doon sa Yamaha SI natin para magmukhang adventure bike. And yun, ang sunod is yung, nga, back to the topic tayo, yung oil cooler. So dito sa tapat na bandang tong tornilyon to, dito umaakit yung langis. And kita nyo, bye-bye nyo yung hose, dediretso siya papunta doon sa mismong oil cooler. And doon sa oil cooler panel, doon yung hampasin siya ng hangin, diba? Kaya nasa may chassis na una yon. And then iikot siya, rotate siya dyan. And pag nakarotate na siya, pag malamig na, pag medyo malamig na yung oil, babalik siya dito sa hose na to. And papunta dito sa kabilang tornilyo. And kitang-kita nyo naman na kapag bumalik na siya, iba na yung temperature niya, mas malamig na siya papunta sa engine. So doon natin naiiwasan ng evaporation at ang pagsabog ng mga makina sa mga long rides natin. So mga ka-adventure, maraming salamat sa pakikinig. Maraming salamat at nakaabot ka hanggang dito sa video ito. Kahit patapos na, nandito ka pa din. Maraming salamat. At kung nakalimutan mo mag-subscribe kanina naman, baka naman makikisubscribe na sa ngayon. At sana natuto ka, at yon, sana kahit sa simpleng video to may natutunan ka at may nakuha kang idea. So nabanggit ko naman sa mga nagtatanong kung saan ko nabili, kung paano ikabit, kung anong purpose, at kung paano gamitin ang advantage ng ating oil cooler. So maraming salamat sa pakikinig, sa panonood dito sa ating vlog. And huwag magkalimutan ulit na subscribe ang ating channel. Maraming salamat po at umabot ka hanggang sa puntong ito. Hanggang sa muli, paalam.